Pinagpalang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po ay October 19, araw na po ng Sabado. At tayo po ay narito pa rin sa kamay ni Jesus, altanghap, almusal, tanghalian, hapunan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pagninilay po natin ng salita ng Diyos sa araw na ito, ay dalawang bagay po ang hinihingi sa atin. Una po ay ang ating pong pagpapatotoo. In English, we are called to witness to our faith. Sabagat sabi ng Panginoon, anybody who acknowledges me before men will be acknowledged before the angels. Anybody who denies me before others, I will deny them before the angels. And that calls for the invitation to witness to our faith. Alam po ninyo, matagal na po tayong Katoliko, matagal na po tayong sumisimba, pero paano ko natin ipinapakita ang ating pagiging Katoliko sa pamamagitan ng pagpatotoo ng ating pananampalataya? Yun na nga lang pong magdasal bago kumain, nakakaligtaan pa natin. Bihira na po makakita sa restaurant na nag in the name of the Father and nagbe-bless us, O Lord. Tapagkat nahihiya po tayong maging witness sa ating pananampalataya. Kayo din po, tingnan po natin yung mga pangalan po ngayon sa baptismal names. Nawawala na po yung pangalan ng mga santo. At nakikita po natin na yung mga pangalan ng mga sikat na mga artista at mga napapanood natin sa teleserye. Wala na po yung mga pangalang mga felicidad, exaltasyon, consumisyon, yung pong mga pangalang perpetua, ayan. Kaligtaan na po natin na gamitin po ang mga pangalan ng mga santo. At ito po ang dahilan po nito ay para po magkameron tayo ng spiritual guidance, sapagkat ipinapangalan natin sa mga santo na silang magiging gabay sa buhay pananampalataya. Tingnan po natin yung mga ibang sekta, kung paano sila magpatotoo ng kanilang pananampalataya. Hindi po sila nahihiya na ipakitang sila ay may pananampalataya. Bit-bit nila ang Biblia sa kanilang kilikili. Pero tayo po mga Katoliko, anong bit-bit? Manok, baraka, pero nakakaligtaan natin ang buhay na patotoo. Bakit ko dumadami ang mga miyembro ng kapatid natin sa ibang sekta? Sapagkat sila ay hindi nahiyang magpatotoo. Kahit sa bus, kahit sa mga plaza, kahit saan, nangangaral sila ng Diyos, ng salita ng Diyos. Pero tayo po, na tumanggap noong paman, hiyang-hiya po tayong magpatotoo sa ating pananampalataya. Mga kaibigan, ang pangalawang mensahe ng Banal na Ebanghelyo ay sinabi ng Panginoon, he who sin against the Son of Man will be forgiven, but anybody who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Bakit po kaya niya nabanggit ang mga katagang ito? Well, the Holy Spirit is the third person of the Blessed Trinity. And Jesus called him the Advocate, somebody who will guide us, somebody who will comfort us, somebody who will be like a defense lawyer, and he will protect us against the greatest liar in the world, namely Satan. According to Saint Cyril, the Holy Spirit is the personification, it is the bosom friend in our hearts. Isang kaibigan na magdadala sa atin sa magandang buhay. As a bosom friend, he will always tickle not our ears, but he will tickle our heart to change our life. He is there to convict us
to change us so that we may be able to know what is right and wrong, to share with us something that is right, something that is wrong. Thirdly, if we look at the action of the Holy Spirit, the action of the Holy Spirit is to transform the face of the earth. If we continue to be obstinate and to be hard, to be stubborn and obstinate in the action of the Holy Spirit, then we miss the grace of God in us. Nawawala po ang pagkakataon para tayo ay makapagpanibago ng buhay. If we continue to shun all the opportunities to change our life through the power of the Holy Spirit, then we shun the opportunity for us to be given all the graces that we need. At nalalayo tayo sa Diyos para ibigay sa atin ang grasya ng pagpapanibago. Kung wala sa atin yung grasya ng pagpapanibago, then how can we be forgiven if you do not repent? If you're not sorry? If you are always avoiding the graces of God? Kung hindi natin pinakahalagaan ang grasya ng Diyos at hindi natin gagawin ang kukunin ang pagkakataon para tayo makapagpanibago ng buhay, how can we change our life? And how can we be forgiven by God? Father God, we ask you to bless us and guide us in our pilgrimage of faith and hope and love. Some of us are lost emotionally and spiritually. Some of us are suffering, wounded. Some of us are stressed out, problematic, in crisis. We need your help. Please send forth the Holy Spirit as the symbol of love, as the symbol of peace. Give us the Holy Spirit to push us into action, to push us into activity, to change our life. Left to ourselves, we cannot change our life. But with the Holy Spirit with us, as the sign of your presence, sign of your power, dunamis, the power that is in us. And you have said to the disciple, wait until you are clothed with power. We need that power to change our life. We need the Holy Spirit to transform our life. We need the Holy Spirit to heal us. And in the name of Jesus, Son of the Living God, receive the healing thoughts of the Lord as I anoint and bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. And again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit like on my video presentation. Thank you, and God bless us all. Amen and amen.